But I still put him in the courage exhibit. Sa isang salita, courage, inilarawan ang artworks ng Pinay artist na si Elaine Berdu. Sa kanyang exhibit sa Espanya, ibinida ang mga imahe na simbolo ng katapangan sa kultura at kasaysayan ng Pilipinas. Kabilang sina Lapu-Lapu, A Young Aeta with Child, Wang Od and Tattoo Lady na kilala bilang pinakamatandang mambabatok sa Pilipinas. Sinala rin ni Berdu sa exhibit ang ilang imahe na kaugnay ng kanyang buhay sa Colorado, USA. Bilang isa ring immigration lawyer, saksi siya sa mga pakikibaka ng overseas Pinoy at katapangan nila sa buhay. Kaya kabilang sa kanyang advokasya ang ipagtanggol ang karapatan ng mga biktima ng human trafficking at refugees. This is an expression of all my life experiences as a lawyer, as a Filipino immigrant. Siyempre from the Philippines to the US, of course, and then yung mga Filipinos that I represented. I just came to a conclusion na lahat tayo may courage. And courage is what we have every day to get up, do the things that we have to do despite the pain, despite the challenges. Ang courage ay naglalarawan din ng pagnanais ni Berdu na lumabas sa kanyang comfort zone para sundin ang kanyang mga pangarap at hilig. Hindi ko rin akalain, but it's my dream and it's okay to dream and dreams do happen, but you have the courage. You have to have the courage to dream. Bawat obra ay may likas na kahulugan at kwento na maaaring maging inspirasyon. In her speech, Attorney Berdu shared that the title Courage is actually also dedicated to Filipino overseas workers, OFWs, because of the courage or the courage that they have. It was really nice of her to dedicate something as creative as that to us, to the overseas Filipino workers. Bronze ang ginamit niyang material para sa artworks. Bronze is an enduring metal. It will last forever. I will not be here on earth anymore and my work will still be here. Kaya ako nagustuhan ng bronze. Ang exhibit ay paraan din para maipalaganap ang kultura at kasaysayan ng Pilipinas. Siguro nakita nyo yung diversity ng mga pumunta ngayon. It's not just the usual leaders from the Filipino community. We're trying to engage the different sectors of our community. Isinagawa ang exhibit sa Barcelona at Madrid bilang bahagi ng selebrasyon ng Museum and Galleries Month. Para sa TFC News, kasama si RJ Placino, Sandra Sotelo Aboy, ABS-CBN News, Barcelona, Spain.